Panalangin para sa aming kura paroko. Panginoong Jesus, pinili mo ang iyong mga kaparian upang magpalaganap ng mga banal mong salita. Papuri at pasalamat ay ibinabalik namin sa iyong banal na pangalan. Dalangin namin na ang aming kura paroko ay pakapuspusin mo ng nag-aalab na pag-ibig na sa pamamagitan ng kanyang pagkatao ay ikaw ang aming makita. Sa kanya nawang kahinaan ay magbigay lakas ang iyong kapangyarihan. Maging matatag sa panahon ng kabagbagan. Di nababagabag kung mayroon mang kaguluhan. Sa gitna ng tukso'y di matitinag at naway sa gitna ng pag-uusig, kami di iiwan. Pakapuspusin mo nawa siya, iyan ang aming panalangin. Alang-alang sa misteryo ng iyong kamatayan at pagkabuhay na maguli. Sa mga panahon ng kabagabagan, naway padala mo ang iyong banal na Espiritu at tulungan mong madala niya kaming mga makasalanan sa iyo at nang ikaw ay aming mapapurihan. Naway ang iyong mga salita ay lumagay sa kanyang puso at mga labi upang magbigay kaaliwan sa mga wasak at nabibigatang puso. Bigyan mo nawa siya ng karunungan, mabuting kalusugan, matibay na pananampalataya at katapatan sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Naway ang biyaya ng iyong ina na si Birhen Maria ay siyang lumukob sa aming pari at siyang humubog sa kanya upang siya ay maging kawangis mo sa kabanalan ayon sa kalooban ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng papuri't parangal ay binabalik namin sa iyo, dakilang Ama. Amen. Panalangin para kay St. John Marie Vianney. Diyos na aming Ama, binigay mo sa amin si San Juan Maria Vianney upang maging huwaran ng mga pari. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga pari na maging tapat sa kanilang paglilingkod bilang pastol na nag-aakay sa kawan tungo sa tuwid na landas. At naway may adyadin sila sa lahat ng tukso at pagsubok sa buhay. Gayun din, ipinapanalangin namin ang lahat ng mga kabataang naghahangad na makapaglingkod sa pamamagitan ng buhay pagpapari. Kami din nawa ay maging tapat na mga pastol sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan na mag-akay sa kanilang lahat tungo sa kabutihan at sa iyo, ang simula at hangganan ng lahat ng aming ginagawa at ng aming buhay. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, ang mabuting pastol at ng Espiritu Santo na tapat na gumagabay sa simbahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Unang araw. Manalangin tayo. Mahal naming Pentakasi, San Juan Marie Vianney, sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Iyong pinagpabalang ang iyong pagtugon sa tawag ng Diyos sa kagustuhan ng iyong Ama. Pinagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pagpapari kahit sa kawalang pag-asa sa mapagpakumbabang pagsunod sa payo ng iyong banal na tagapay. Sinakripisyo mo ang iyong pangarap
nagugunin ang buong buhay sa panalangin bilang isang monghe. Sa pagsunod sa pasya ng obispo, napanatilihin ka bilang kura paroko. Hindi mo sinunod ang iyong manggagamot na magpahinga at kumain ng mabuti. Dahil ang lahat sa iyong pagtugon sa mas mataas na tawag ng kaganapan at kabanalan. Ipanalangin mo maraming mga kabataan ngayon ang makinig sa tawag ng Diyos gaya ng iyong ginawa. Nang sila'y maging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na gaya mo, na sila'y magpunyagi na malagpasan ang lahat ng pagsubok sa kanilang bukasyon. Katulad mo, kanila nawang ilaan ang kanilang buhay sa mahal na paglilingkod sa kapwa para sa dakilang kaluwalhatian ng Diyos na nagnanais ng kaligtasan ng lahat. Ipanalangin mo sa Juan Marivianney ang lahat ng magulang na tukbin ang kanilang banal na bokasyon bilang nagmamahal sa paglikha ng buhay at alagad ng pag-ibig sa bawat tahanan. Maging masigasig sila sa pag-uubog ng kaisipan at puso ng kanilang mga supling upang kanilang matagpuan at sumunod sa tunay na bokasyon kung saan sila tinatawag ng Diyos. Ipanalangin mo rin ang lahat ng mga seminarista at lahat ng nangangarap pumasok sa buhay relihiyoso. Naway magsumikap sila na babatid ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Naway maging tapat sila sa pagpapatupad sa kalooban ng Diyos na ipinahihiwatig sa pamamagitan ng responsabling taong nakatataas ng tungkulin at mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang kanilang wagas na pagtupad sa kagustuhan ng Diyos nang walang pagmamataas, pang-iipit o pagtingin sa sasabihin ng tao ay maging pari at relihiyoso sila ayon sa puso ng Panginoon. Sa katahimikan, tayo'y manalangin para sa ating sariling pangangailangan, gayon din sa mga kaparian, mga obispo, sa ating mahal na Santo Papa, lalong-lalo na sa mga banal na puso nina Jesus at Maria. Ipagkaloob mo nawa ang lahat ng biyayang aming ipinalangin sa banal na puso ni Jesus na hanggang kamatayan ay nanatiling sumusunod sa Ama sa pamamagitan ng banal na puso ni Maria na siyang naguunay sa atin at sa kanyang anak na laging nagpapaalala. Gawin ninyo ang lahat ng ipinag-uutos niya sa inyo.